Ang programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror, o droga na hindi ang... Don't call me Dad. Call me Dr. Tanyag. And as medical director of this hospital, I am dismissing. Welcome back dito sa ating storytelling update. Dahil sa ginawa nga ni Zoey dito kay Doktora Santos, ay mas lalong nagalit ng gusto itong ang kanyang ama na si Dr. Tanyag. At nadagdagan pa nga ang kasalanan dito ni Zoey dito nga kay Doktora Santos. Dahil sa ginawa nga dito sa epek ni Zoey, ay nung magkaroon na nga ng party at kung saan may conference itong si Dr. Tanyag, ay sumama nga itong si Doktora Zoey. At dito naman, binabalakan ni Zoey ng masama itong nga si Doktora Santos. At dito nagiging critical nga ang nagiging kalagayan dito naman ni Annalyn. At napag-alaman ng nga dito ni Dr. Tanyag ang nangyari nga dito sa kanyang anak na si Annalyn Santos. Kaya dito na nga nagalit ng gusto ang kanyang ama sa ginawa nga dito ng kanyang anak na si Zoey. At nabalitaan din naman ito ni Lynette, kaya naman ay sinisisi niya nga ngayon itong si Dr. Tanyag dahil nangako nga ito kay Lynette na protektahan niya nga ito si Annalyn dito nga kay Zoey at dito nga sa kanyang ina na si Moira. Subalit ay hindi nga nagawa ang mabuti dito naman ni Dr. Tanyag na protektahan itong ang kanyang anak na si Annalyn. Kaya nagawan nga ng masama dito naman ni Zoey. Kaya kahit anong gawin nga dito ni Dr. Tanyag ay hindi niya nga siguro mapapatawad itong ang kagagawa ni Zoey dahil matindi nga ang nagiging tama dito sa ginawa ngang pagtapo ni Zoey ng kung anumang likido na tumama naman dito sa mga mata ni Annalyn. At dagdag pa dito na nalulunod nga ito dito naman sa swimming pool dahil hindi nga ito marunong lumangoy. Buti na lamang ay mayroong dumating na rescue at agad ngang naisugod itong si Annalyn dito naman sa Epic Medical Hospital. Samantala, nakintakot naman dito ni Lynette nang mabalitaan niya at narinig mula dito kay Moira na pinaimbestigahan na nga itong si Dr. Tanyag upang malaman dito ni Moira na kung sino nga ang babae na tinatago dito sa kanya. Kaya patuloy natin naabangan ang mga storytelling dito sa ating Abot Kamay na Pangarap trending na trending nga ito. At lalong-lalo na kung malaman nga ni Moira na itong ngang si Lynette at Tisay ay iisa. Kaya patuloy natin naabangan kung kaya nga bang patawarin ito ni Moira itong ngang si Lynette dahil sa tinatago nitong sekreto. Yan lang po ang aking storytelling. Maraming salamat sa inyong panonood at pakikinig dito hanggang sa mga.